Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Hello po sa inyong lahat dyan. Good afternoon! So ngayon po ay December 2, 2021. Time check tayo is 1:40 po ng hapon. So ngayon guys, i-share ko lang sa inyo yung aking monthly sales report. Siyempre, update tayo dyan dahil isa yan sa mga pinagagagawa natin na routine dito sa ating tindahan, ang ating monthly sales report. Dahil ngayon po ay December na, so ilang araw na lang, Pasko na, at siyempre ilang araw lang din ulit, New Year na. Pero bago ko po i-share sa inyo yung aking monthly sales report, guys, i-share ko lang yung ganap ko kahapon, December 1, 2021, dahil schedule ko po ng second dose ng aking vaccine. So ito guys, meron na tayong ID, isa na tayong full vaccinated. Ayan siya guys. Alam nyo, sobrang stress lang yung nangyari kahapon. Siguro, yung mga fully vaccinated dyan, na-experience nyo din yung sobrang haba ng pila. Kadalasan kasi sa mga kakilala ko, yung second dose talaga daw ay sobrang mas, sabihin natin stressful unlike sa first dose. Ako kasi sa experience ko din naman, totoo. First dose ko kasi guys, November 2. Wala pa po akong 1 hour, natapos kaagad yung aking first dose nung November 2. Pero kahapon po, December 1, second dose ko, inabot ako ng 6 hours yata sa paghihintay. Siyempre, ando na yun sa sobrang dami ng tao. Ang nangyari kasi guys, second dose ng Pfizer at ng Sinovac, nagsabay-sabay na. Pero may oras naman silang binigay dun sa schedule. Pero ang nangyari, siyempre lahat naman ng tao gustong matapos ng maaga. So, nagpupuntahan sila kahit hindi pa na nila oras. And then, pinapapasok naman sila sa convention hall. Yung aking second dose nga pala guys, dito sa aming lugar din, sa convention hall ng General Trias, malapit po yun sa palengke at sa may munisipyo. So yun nga, siguro 6 hours talaga yung aking nailaan dun sa paghihintay ng vaccine, dahil alas 3 na po ako ng hapon na tap nakalabas ng convention hall. Pero wala naman tayong choice, syempre kailangan nating sundin, kailangan nating maghintay para lang matapos yung ating kailangan tapusin. So ito nga, meron na tayong ID, at pagkalabas ko dun sa convention hall, meron namang nag-aabang ng maglalaminate. So ito, pinalaminate ko na din siya, at saka nagpagawa na rin po ako ng maliit na, ano man tawag dito, nakalimutan ko yung tawag dito eh. Kanina ko pa ito iniisip bago ko mag-start mag-video, pero hindi ko naisip. So ayun siya guys, pang wallet size na siya, saktong-sakto lang sa wallet, parang kasing size lang siya ng ATM. Maganda din to guys, kasi pagka ganito yung ating tawag dito, ID, madali lang siyang dalhin, kasing size lang siya ng ano, ng ID, ng ATM, ng mga ganyan. Ayan siya guys, magka-size lang talaga siya. Yung presyo nga pala po nito is ano, bali itong dalawa na to guys, 105 na to. So ginoo ko na lang, kasi at least kahit papano hindi na ako maghahagilap kung saan pa ako magpapa gawa ng ganito. Nakalimutan ko talaga eh. Kung naalala nyo or kung alam nyo, paki-comment na lang po sa comment section. Kasi nawala talaga sa isip ko kung anong tawag dito. So yun nga, at least kahit papano, natapos na yung ating obligasyon sa ating sarili sa pagpapabaksin. Ay, napansin ko lang guys, dati nung aking first dose, kukunti yung tao at saka kukunti yung senior. Pero ngayon, ang dami-dami na talaga pong nagpapabaksin. Naisip na rin siguro nila na talagang kailangan na nilang gawin yun. At saka yung ano guys, napansin ko ang daming mga senior na nagpapabaksin kahapon, kahit medyo parang hindi yata maganda yung pakiramdam nila, kasi napansin ko dun merong ano eh, merong as in talagang hirap siyang maglakad, nandun pa rin siya, nagpapabaksin talaga siya. So yun nga, buti na lang natapos na tayo, at kahit papano naman eh okay naman yung ating lakad. Medyo stress lang talaga, natural na, hindi na mawawala, pero dapat go pa rin tayo. So yun guys, balik po ako, at yung aking pinaka topic po talaga sa video ito is tungkol po sa ating monthly sales report. Syempre ngayon po ay December na, tapos na naman yung ating buwan ng November. Update na naman tayo sa ating benta ng buong November, sa mga expenses natin, sa benta natin, kumusta ba yung ating benta, saan ba napunta yung
kinikita ng ating tindahan. So, yun po yung aking i-share sa inyo talaga, guys, ngayon. At naisingit ko lang po yung aking vaccine kahapon. So, yun nga. At andito na naman yung ating maliit na notebook, yung ating tickler. Dito po ako naglalagay ng aking mga benta araw-araw. So, wait lang, guys, ha. So, ito po yung ating buong November, guys. Puno na siya ulit. May total na dyan. Hindi ko na siya isusum or ipapakita kasi syempre maraming marites dyan. At syempre, natapos yung ating daily sales. Doon po papasok yung ating monthly sales report. So, ito po yung aking monthly sales report, guys. Ano ba yan? Nabubulol na naman ako. So, mula nag-start po yung ating maliit na tindahan. Naka-record dyan. So, nandito po yung ating October at saka ito po yung November, ito po yung date, ito po yung ating benta at ito naman po yung ating 10% na sahod sa ating sarili. So yun po yung aking ginagawa at meron din po akong record, guys, ng aking mga groceries, yung mga pinamimili, guys, nagre-record din po ako niyan and then ito total ko din po siya sa loob ng isang buwan kung magkano ba yung nag-grocery namin, kung magkano ba yung mga napamili na idagdag dito sa ating tindahan. So dito naman po ako naglalagay, bali isang notebook lang yung pinaglalagyan kung magkakasama na siya. So, ito po yung aking groceries buong buwan at ito po yung ating total sales. So, yan po yung buong November. Yun yung aking ginagawa araw-araw, guys. Talagang magtsatsaga kang mag-record. So, hindi naman ganun, hindi naman nakakapagod magsulat, diba? At least alam mo kung saan napupunta yung kinikita ng iyong tindahan. Malalaman mo rin kung kumikita ba yung tindahan mo, kung nalulugi ba, lumakas ba yung benta mo, or bumagsak ba yung benta mo. At least alam mo kung ano nangyayari sa tindahan mo, guys, diba? Gusto ko lang din sabihin pala na yung aking load at Gcash ay hindi po kasama dito sa aking daily sales and monthly sales report. Nakabukod po yun. Bali, yung load ko po, hindi na ako doon nagbabawas ng 10% o kung ilang percent dahil yun po yung aking pinaikot sa load. Ganun din po yung Gcash ay nakabukod. Pero sa Gcash naman po, kumukuha po ako doon ng tubo na itinatabi ko kasi syempre meron din tayong pinaglalaanan yan. So, yung aking record dito na 20 ay lahat lang po yan grocery. So yun, guys, balik po ako at yun nga po yung aking share sa inyo ngayon, ang aking experience sa pagpapabaksin na isingit ko lang yun kanina and then ang ating monthly sales report na okay pa rin naman po ang ating sales ngayon, guys. Sana tuloy-tuloy lang yan. Kayo po, kumusta ang inyong benta? Kumusta ang inyong sales ngayon? Sana okay lang din kayo dyan. For sure, okay na okay ang inyong benta. Mapapasa na all ka na lang sa iba nating kasari na napakalaki talaga ng sales. Pero tingin ko, depende po yun sa lugar, guys. Iba-iba naman kasi tayo ng lugar. Iba-iba din yung ating mga tindahan. So, kung ano man yung meron tayo, ipagpasalamat na lang natin yan. Dahil lahat po nang nare-receive natin ay napakalaking blessing na yan, diba, guys? Okay, guys. Hanggang dito na lang po ulit ang aking share sa inyo ngayon. Maraming salamat po ulit sa patuloy na support na binibigay nyo sa ating maliit na YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe my YouTube channel, Able Grace 2. And syempre, isama nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating video. Thank you so much, guys. Bye-bye. God bless us all.